Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay isa-shoutout natin si Axel dahil siya ang nag-request na gumawa ako ng ganitong content. So ang request ni Axel ay gumawa raw ako ng content ng pagkakasunod-sunod ng trabaho namin kada shift. O diba, binigyan mo pa ako ng trabaho? Hindi, char lang. So mag-start tayo sa Akin or Hayakin. Ang Akin namin ay 7 to 3 p.m. 6:30 pa lang, umalis na ako sa bahay and mga before 7, dumadating na ako sa ospital. Actually, malapit lang yung ospital sa bahay. Pwede kang magbike or maglakad. Naglakad lang ako ngayon kasi nakalagay sa weather na uulan daw mamayang hapon. Dito sa ospital, sa tingin ko yung ward lang namin yung may Akin. Kasi kapag dumadating ako before 7, ay halos wala akong kasabay dito sa locker. And charan! O, diba? Nagbihis lang ako pero pagod na agad ako. Mukha na akong pawis na pawis. Bihis pa lang yan. Paano pa pag nagtrabaho na? Pati nga pala sapatos namin dito na panloob ng ward ay iba din. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang ballpen. Tapos ballpen pa ulit. Tapos, ballpen pa ulit. At isa pang ballpen at hangko, syempre. After kong magbihis, diretso muna ako sa CR kasi para pagdating ko sa ward, hindi ako maihi. Kasi pala ihi akong bata eh. Sabi nga ni Nurse Even, pretty check! Char, ayusin ko muna yung tatlong pirasong bangs ko. Papasok ng fresh, uuwi ng stress. So papasok na ako sa aming ward, hindi ko mabibidyohan ang pagpasok. So see you again later. O, kita nyo yun? Yung orasan, kararating lang kung ano-ano agad tinitignan. So pagdating namin dito sa ward, yung mask na ginamit namin sa labas ay papalitan namin ng mask na ginagamit namin dito sa loob. Ah, shucks, kita nyo na yung mukha ko. Tapos yung mask ko naman, ilalagay ko siya sa locker ko. Okay? Alright. So, Akin ako ngayon. Ang Akin namin ay 7 a.m. to 3 p.m. So, ito yung pagkakasunod-sunod ng trabaho na ginagawa namin. 7 a.m. pagdating ko sa ward, magpapalit ng mask, maghuhugas ng kamay at magsusukat ng temperature. Tapos, pagkatapos nun ay itatapon ko na yung basura sa baba. At bago umakyat, dadaanan ko naman yung dyaryo. And then, pagbalik sa ward, maghuhugas ng kamay kasi nga naghahawakan ng basura. And then, gigisingin na namin yung mga pasyente. Nasa 30 plus yung pasyente namin, pero nasa 10 mahigit lang yung dinadala namin sa day room para kumain. Ang karamihan sa kanila ay sa room na nila kumakain. Pag nadala na namin sila sa day room, ay magra-radyo tayo sa naman kami. Pagkatapos noon, ay ipiprepare ko yung mga apron at yung mga ocha nila. 7:30 a.m. ay dumadating na yung pagkain. Nauuna naming i-distribute yung mga pagkain ng mga pasyente na kumakain sa day room, pagkatapos naman ay yung sa mga kwarto na. Sa ngayon ay wala naman kaming pasyente na kailangan subuan, so magaan lang yung trabaho namin. Pagkatapos namin i-distribute yung mga pagkain, mag-aantay na lang kami hanggang sa matapos sila. And then yung mga nurse naman ay nag-iikot-ikot na para sa mga gamot ng pasyente. Mga 8 a.m. tapos na silang kumain, so binabalik na namin sila sa kani-kanilang mga kwarto o dinadala sa toilet. Pag nakabalik na lahat sila sa kwarto nila, ay lilinisin na namin yung day room. Pagkatapos nun ay mag-iikot-ikot na kami sa bawat room para i-check kung tapos na rin silang kumain at alisin na yung mga pinagkainan nila. After maligpit lahat ng pinagkainan, ay mag-uumutsukoka na kami. 8:30 a.m. naman, nag-i-start yung conference sa nurse station. Sa Oforo day namin ngayon, kaya after ng conference ay diretso na ako sa Oforo para mag-ready. Ako ang nakatoko ngayon sa Oforo, kaya from 9 a.m. to 11:30 a.m. ay sa Oforo lang ako. So 11:30 a.m. ay lunch break na ng Akin. Lagi ako nauuna dito pag Akin ako. So ito nga pala yung lunch ko, cup ramen, kasi natamad ako magluto. Ito kinakainan namin na to, malaking meeting room to, pero ginagawa siyang kantin kapag lunch kasi nga wala namang gumagamit sa room na to. Galit-galit muna tayo ha, gutom na gutom talaga ako, nakatoka kasi ako sa Oforo, talagang pagodan talaga dun. Pagkatapos mong kumain ay kailangan mo ligpitin at punasan yung lamesa na ginamit mo. Kalat mo, linis mo, basura mo, tapon mo. Ganon ang motto nila dito. After kumain, babalik na ako sa ward. Bawal kasing tumambay doon nang hawak yung cellphone. At saka naghagdan lang ako para exercise na din. Ito yung kainan namin dito sa loob ng nurse station. Malawak siya pero mas gusto ko sa taas kumakain kasi pag dito ka, labas-pasok yung tao dito kasi andito nga mga gamit nila sa loob. Halos kumpleto na nga yung gamit dito. Tignan nyo, may patuyuan ng plato, may initan ng tubig, may orasan, may ref,
May electric fan pa sa taas, di ba? Pero may aircon kami, ha? Actually, pwede nandito na ako tumira. After ng lunch break ko, ay lalabas na ako para naman pumalit dun sa mga hindi pa nagla-lunch break. So, check ko muna kung nalinisan na ba yung day room at saka papalit naman ako sa kanila sa pagpapalit ng diapers ng mga pasyente. At oo nga pala, kapag may hindi pa tapos kumain na pasyente ay susubuan namin sila at pagkatapos kumain ay dadalhin namin sa toilet o sa kanilang mga kwarto. After makapaglinis at makapagpalit ng diapers ng mga pasyente ay nakatoban din sa akin ang mag-collect ng basura after lunch. So dito sa ward namin ay tatlong beses na nagtatapon ng basura. Una ay 7 a.m, pangalawa naman ay after lunch na parehong gawain ng akin at yung last naman ay yung 4 p.m. na gawain naman ng Nikin. Pagkatapos makapagtapon ng basura ay babalik sa ward at maghugas ng kamay. So always wash your hands. Pagbalik sa ward ay ito na yung gagawin namin na tinatawag na messenger. I-check namin yung mga mailboxes kung merong mga order na mga gamot ang mga nurses or kung meron kaming mga kailangan na dalhin sa examination room. So yung mga order na gamot ay ibababa lang namin sa pharmacy sa loob ng ospital. So meron pong pharmacy sa loob ng ospital. After that, pagbalik naman namin sa ward ay i-check ko naman yung mga linen. So yung linen storage namin ay doon nakalagay yung mga bed sheet, yung mga ginagamit sa pagpalit ng mga beds ng mga pasyente. Doon din nakalagay yung mga pajama, medyas, t-shirts at yung mga underwears ng mga pasyente. Pero since sa rehabilitation ward nga ako nagtatrabaho, ay hindi lahat ng pasyente ay gumagamit noon. Meron silang mga kanya-kanyang dala na damit. So i-check ko yon kung ano yung mga kulang nila doon para hindi magka-problema ang yakin kapag na-short sila ng mga linen. Pag nakabalik na lahat ng nurses at nursing assistant sa kanya-kanyang mga lunch break, ay ako naman ay babalik na ako sa pagpapaligo ng pasyente kung hindi ko natapos nung umaga. Pero kung natapos ko naman siya bago ako mag-lunch break, ay hima na kami sa hapon. So dito namin ginagawa yung mga recreational activities kasama yung mga pasyente, paglalaro ng cards at nung kung ano-ano pa. At dahil akin nga ako hanggang 3 p.m. lang ako bago ako umuwi, ay tinutulungan ko yung Nikin na mag-distribute ng mga otsa. And then 3 p.m, yes, uwi na! So magbibihis lang muna ako. Gusto niyo bang makita kung paano magbihis ang TikTokerist? In 5, 4, 3, 2, 1, boom! O, di ba ang smooth? Pauwi na ako! Time check! 3:15 p.m. Pauwi na ako. Yun yung ospital na pinapasukan ko. Ayun. Lalakad lang ako pauwi kasi umuulan. Talahiban, ang daanan ko. Umulan kasi, hindi kasi pwede dito nakabike tapos may payong. Kaya maglalakad lang ako. So, see you ulit mamaya. So, yung akin namin, dati wala kasi kaming akin, ngayon nagkaroon na kami ng akin. Hayakin yun, 7 a.m. to 3 p.m. Actually, bet na bet ko siya kasi 3 p.m. yung uwi. Maagang uwi. Ang hindi ko lang bet, kaya maagang gising. Diba? Pag uwi ako, maliwanag pa. So, talagang gustong-gusto ko yung ganun. Kesa yung madilim na. Kasi mabilis ako, since morning person nga ako, lagi ako maagang nagigising. Tapos, pero maaga din ako antokin naman sa gabi. Yun lang yung ang pangit kapag morning person. Ang bilis mo rin antokin. Mga 9 or 10, ayan, inaantok na ako. Minsan nga, mas maaga pa, 8:30, inaantok na ako ganyan. Lola ka, girl. Oh, good. Putang, pause na pawis yung bangs ko. Ang daming magagandang bahay dito sa dinadaanan ko. Kaya lang kasi, baka kasi magalit yung mga may-ari kapag pinakita ko sa video. Kapag kinukuhanan ko ng video, baka kung anong isipin nila. So, oh, sneak peek na lang. Ang gaganda ng bahay dito. Ang lalaki pati.
Ayan, oh, tignan niya. Gaganda ng bahay, di ba? Tapos wala masyadong gate dito. Hindi uso gate dito sa Japan ba? Yung mga sasakyan, ayan, yung mga bisikleta. Sa labas lang nakapark. Ito po nga. Ba't nandito to? Bakit may bangka dito sa... Yung motor, tignan mo, di ba? Wala halos gate dito. As in, open siya, ganyan. Kasi wala namang magkukuha dito niyan. Wala. Wala dito. Kasi probinsya naman itong lugar ko, di ba? At saka safe kasi dito sa Japan. Siguro may ilang mga lugar na may mga nakawan na nababalita. Pero dito sa lugar ko, wala masyado. So, yun ang maganda dito. Hi guys! So, thank you for watching my vlog. Sana ay marami kayong natutunan sa vlog kong ito. And also, please like and follow my Facebook page, Nursing Assistant Life in Japan. Thank you!